So pagsamahin na natin mga master yung BMS at saka active balancer. Parallel connection lang natin yung kanilang mga wire. So bago ang lahat, lagyan muna natin ang butas para pagtotornilyohan ng kanyang stand ng active balancer na ito. Ayan, sunod naman mga master, i-parallel naman natin yung mga wire ng BMS at saka active balancer gamit ang terminal kit crimp. At para hindi po tayo magkamali sa ating pag-parallel ng wire ng BMS at saka active balancer, mag-umpisa po tayo sa negative side ng BMS at saka negative side ng active balancer. So sunod-sunod na po yan. Siguraduhin lang po natin na i-check lagi ang pagkasunod-sunod ng mga wire para hindi po tayo magkaroon ng problema pagdating sa connection ng battery. So sunod naman mga ka-DIY, gumamit po tayo ng wire connector. Diyan po natin i-connect yung mga wire ng BMS at saka active balancer. So para dyan na lang po natin i-connect yung galing sa battery para iisang connection na lang po sila. So yan mga master, tapos na po tayo. So naka-ready na po ito, i-connect papuntang battery. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan i-like at i-share ang video na to. At mag-follow po kayo para masundan niyo po ang mga susunod na upload na video. Maraming salamat mga ka-DIY.